Magandang araw mga ka-farmers. Update tayo dito sa ating mga tanim. Yung ating ampalaya. Matanda natin ampalaya. Pero kahit pa paano may mga bunga pa to. Si ampalaya. Ang gagawin kasi natin ngayon at yung mga bunga. Katulad ng sinabi natin kahapon, fertilization guide tayo dito sa ating cucumber. Ayan, yung ating mga pipino, mga bunga na pipitasin natin bukas. Magkabit pang dalawa. Bilis lumaki yung bunga ng pipino natin. Ano itsura? Gagamitin ngayon natin na abono. Ayan, yung mga timba natin na ginagamit. Katuloy, kanina pa tayo nag-abono rito. Patapos na nga. 3-4-14 lang yung ginamit natin ngayon. Dalawang lata ng sardinas itong takalan natin, ano, para madaling masundan. Yan, dalawa. Isang balding tubig. Dahil matigas, mahirap tunawin yan. Ayan, ito. Mayroon na tayong nakaready. Kasi kanina pa tayo dito. Nag-abono. Kunti na lang yung abonuan natin. Oh, yan, haluin natin yan. Oh. Ganyan yung kulay niya pagka na halo na maayos. Ito na una yung 3-4-14. Kanina pa nakababad mga yan. Yan yung itsura. 3-4-14 yung gamit natin ngayon. Pero pwede naman yung isang lata ng 3-4-14 saka isang lata ng urea. Depende dun sa gusto nyong abono ang gagamitin. Ano? Yan. Gagamitin din natin lata ay sardinas, dalawang lata ng sardinas kada puno. Yan. Yung pangdilig natin, ano? Para madaling masundan, gamit tayo ng latang maliit. Yan. Isa, dalawa, para looted yung nutrients na makuha ni cucumber kasi marami na siyang bunga. Kailangan niya ng mga nutrients. Maraming nutrients para dun sa talbos at dun sa mga sanga at mga bungang maliliit. Yan. Mga maliliit na bunga dun sa sangang talbos. Yan, marami pa rin bulaklak hanggang ngayon. Pang 7 harvest na natin bukas. Ito yung mga pipitasin natin. Mabilis lang lumobo yung bunga ni pipino. Yan. Next naman na pakita natin yung mga pag-spray dito kung paano yung timing natin dito sa mga fruiting stages nating mga pipino. Pag-spray, importante yung spray para mas humaba pa yung buhay ni cucumber. Yan yung bunga, ano, pipitasin natin bukas yan. 1 day gap yung pagpitas sa ating mga cucumber. Medyo malalaki na naman, no? Iba naman ay nagkumpulan sa mga part na may nagkumpulan talaga yung bunga. Tapos yung mga talbos ay napakalulusog pa rin. Kumusta yung mga pipino na sumabay sa ating pagtatanim? Nakailang harvest na kayo mga ka-farmers? Pang-pito. Pitong harvest na natin bukas. Yung mga pipino nyo ba, ganyan pa rin ba itsura? Kung nasundan nyo lahat ng mga ginagawa natin dito, malamang ganyan pa rin yung itsura. Green na green pa rin, ano? Pero kung nagkulang kayo sa mga abono sa spray, malamang nag-yellow na ngayon yung pipino nyo. Pang pitong pitas. Yan yung mga lalaki, oh. Bunga natin ng pipino. May part talaga na kumpul-kumpul sila doon. Maganda pa rin sa tignan, green na green pa rin. Pero ito ibaba ay medyo may tama ng leaf miner, ano? Wala nang problema sa mga leaf miner. Kayang-kaya lang control yan. Basta importante yung interval ng pag-spray, yung timing, ano? Bukas pakita natin kung paano mag-timing sa pag-spray ng pipino dahil kinakain to ng hilaw. Ay nako. Sana makakapag-spray tayo bukas. Pagkayari nating mag
harvest, ano? Yan, fertilization guide tayo for beginner's guide para dun sa ating mga nagtatanim na sumabay sa atin na naniwala na ngayong month, ang December na month na matindi yung presyuhan sa pipino. Naka-jackpot sila. Ay, naka-jackpot. Ibang lugar, mas mataas pa yung presyuhan sa pipino. Nag-50 ang kilo pa daw dun sa ibang lugar. Swerte. Tapos, madami pa silang itinanim. Ay, nako. Tambak ang pera. Masagana ang Pasko. Yan, itsura, no? Bukas, malalaki na naman yan. Okay pa yung itsura ng pipino natin sa pang-7 harvest. Ewan ko lang dun sa mga farmers nating sumabay sa atin. Mga naniwala, ganyan pa rin pala itsura. O baka naman nagyayelo na, nagkulang sa spray, nagkulang sa abono. Ngayon yung mga bunga nagkumpulan dito, mga malilit pa lang. Ano? Sagana sa abono, kaya ganyan guys. Tapos yung spray routine natin ay talaga naman importante yung spray routine, yung ispag-spray para tumagal yung buhay ni pipino. Malalaki talaga, oh. Meron din dito maliliit. Bukas ready na naman yung harvestan natin, mga ka-farmers. Ay, sabay-sabay na tayo magtanim. Mag-ani pala. Tapos na pala. Tinanim natin to last week ng October, ano? Medyo napaaga yung talim natin, nasakto naman sa mataas na presyo. Ito na umabot hanggang bagong taon. Daming dyan sa ilalim. Kaya safe ni safe kahit na mag-spray tayo, hindi tatamaan yung mga bunga. Kasi nga, nasa ilalim yung mga bunga ng ating buwan. Pipino. Yun, yung mga pamamaraan lang natin, ano? Nag 4 days gap tayo sa pag-abono, depende dun sa schedule o libreng oras ko rito sa pag-abono. Tuloy muna natin sa pag-abono. Pwedeng namang isang lata lang, pero dahil medyo madaming isang malilit ako nakikita, nagdalawang lata ako kadahapon. No? Ayan. Dosage natin ngayon. Pinagtiyagaan kong isa-isa para dun sa ating mga baguhan na nagtatanim, no, para madaling sundan. Timba na rin ang ginamit natin para mas madali yung sukatan. Yung dosage ng mga abono natin, ano? Mga gamit nating abono, pwede nating paghaluin yung isang urea o nitrogen tapos isang triple 14. Yun yung mixing na pang-maintenance sa ating pipino, dahil sumobra na sa kapal tong ating pipino. Nag-decide na ako na purong triple 14 na lang yung gamitin para magpabunga na lang ng magpagbunga, no? Kasi sobra na yung kapal ng ating cucumber. Halos naokupahan na niya lahat yung balag natin. Yung trellis. Natakpan na lahat, ano? Maganda pa rin siya hanggang ngayon. Pang-7 harvest na tayo bukas. Sana ganyan din yung mga pipino nyo, mga ka-farmers. Kung nasundan nyo lahat ng ginagawa natin dito, huwag kalimutan yung spray routine, ano? Bukas ipakita natin yung pag-spray, kung paano natin na itatimbing yung pag-spray. Baka nag-aalala kasi yung mga iba na... Ay, ito yung talong naman natin. Yan. Malilit pa lang yung ibang talong. Kasi yung malalaki na yan, yung mga nag-survive nung bumha. May mga nabuhay, pinalitan natin yung mga namatay. Kaya iba malilit pa lang, no? Yan. Back tayo sa ating cucumber. Ay, yan yung mga pitasin natin, oh.